Laymanizing investments, right? Yan, we just ended our intermission. So para lang din tong teatro, no? Now we head to Act 2, which is Laymanizing investments naman. The case of Rogel. Okay, so if you are excited and are ready for Act 2, please write and type an exclamation point in the chat box just so we know na nandyan pa kayo and you'd like to learn more from our Rogel Morales. And of course, mga kapatid, sabi nga ni Philip kanina, no, siya na nga yung may birthday. Birthday po niya kahapon. So, batiin na lang po ulit natin si Ginoong Rogel Morales. Siya na nga yung nag-birthday, pero siya po yung nagre-regalo sa atin ngayong umaga. Diba? So, I hope that you are being blessed with the sharing of Rogel's thoughts, insights, and ways of dealing with his clients. Ayan, daming exclamation point. Alright, ayan, happy birthday daw from Maria Eva Ocampo. Ayan, with that, we go to Act 2, Laymanizing Investments. This actually just requires one slide. And what we will present to you is how Rogel presents investments and how we can copy or, kumbaga, gain inspiration kung paano natin din siya gagawin to be able to explain it simpler to our clients. So with that, we present to you Rogel Morales' Economics. Bro, bago tayo pumunta doon, bakit ba ang pangalan nito ay Economics? Eco na alingaungaw. Yes, I'm back again, mga kaibigan. Maraming salamat for this chance again. This is our second topic for today. At by the way, sa lahat ng mga bumabati ng happy birthday, late na po kayo. Kung magre-regalo kayo ngayon, dapat may dagdag na kasi late na kayo. Yun talaga, yun ang penalty. But the truth is, I'm so glad, I'm so happy to share with you today my style in talking about economy. Okay, the economics is just really playing with the words. Ang ibig sabihin, i-echo lang natin kung ano nakikita natin about the economy. The way we understood it para mas madaling maintindihan ng taong bayan ng sino mga kausap natin. In fact, na-hatch lang namin itong idea because I'm planning to have a YouTube conversation or channel with a friend na pag-usapan namin, sinampulan na namin with a friend of mine in the US. Meron siyang channel, gusto na magkaroon kami ng conversation about economics. So, abangan niyo po yung YouTube channel ko. May mga ganun, may mga plugging, parang tunay. Yan pala, 295. Di ba? So, pag-usapan po natin. The reason why I came up with this one slide or one pager, because again, talamak sa ating paligid na ang nakikita na are negative things. Nandyan yung pandemics, yung COVID and everything, napakaraming negative na halos kainin na tayo ng lupa sa dami ng things around us. Agree? Maraming ganyan tayo nakita sa paligid. In fact, if you dwell on that, talaga sak talaga niya. Sisip-sip. If you write down all the negative things around us, sa dami, baka umabot ng 5 pages yung sinulat mo sa dami ng negative. Ang tanong ko, magkano kikitain natin dyan? Malamang wala, di ba? Maluluoy lang ang katawan natin. Malulugmok lang tayo. Then I started writing down about things that I perceive to be positive that we commonly share pero hindi lang nakikita ng iba. Pero dyan po ang may kita. Hindi nakikita ng iba pero nandyan ang kita. Di ba? So ano pa ang mga bagay-bagay nito about our economy? Let's run these slides. Ano ba ang nakalagay diyan? Okay? First is, negative ba yung negative 4.2? Obvious negative naman talaga yan. Di ba? Bakit talagay dyan sa pinaka-positive para sa akin? Mr. Client, kausap ko ang client, sabihin, paano naging positive yan? Negative 4.2. Paano kung hindi mararamdaman na positive yan? Nanggaling yan sa negative 9.5. Di ba? Which is better, negative 9.5. In fact, second quarter of last year, negative 16.9. Negative 4.2 na lang. Gumaganda na siya, di ba? Pero wag natin masyadong laruin. It's like a product being sold at negative 4.2% discount. Parang discounted. Kung yan po ay isang klase ng bag, dati ang discount niyan, 9.5%. Bumaba na po ang discount na 4.2. Late ka pa din, ayaw mo pa rin bilhin. Di ba? Kadalasan pinag-uusapan, ano ba yung GDP?
gross domestic product, or para mas mabilis na intindihan daw, is gawa dito Pinas. Lahat ng pag-ikot ng ekonomiya within our economy locally, yan po napapasok sa GDP. Kung ihahalo natin na iba pang mga anik-anik, nagiging GNP na. Okay? Gross national product o gawa ng Pinoy. Ibig sabihin, kung yan ay remittance galing abroad, pagiging na po ng GNP yun. Gawa ng Pinoy yun, galing abroad po, papasok sa Pilipinas. In other words, mas maganda itsura nung kumpara sa GDP. But di, ang ating pong gustong tandaan, ang GDP is like the speed of our economy. Yan po ang kanyang tulin. Sa makatuwid, kung pag-uusapan natin, ang economy natin last year na negative 9.5, hindi po siya nag-slow down. Karamihan kasi pinag-uusapan na bumagal ang ekonomiya ng Pilipinas because of bumagal po economy natin. Hindi bumagal. Kung ating speed is 7 at naging 1 or 2%, that is nag-slow down. Pero kung natin, hindi siya po nag-slow down, umata po. Not God. Binalikan ka na iumbaga sa train, umagal ka, pwede mo mahabol. Ito hindi siya umagal. Binalikan po sa istasyon. Na pa rin. Kung ikaw pa rin kilos at binilikan ka ng this proper person, 97 economy of defense, really, really sad. Hello? Bro, medyo nag-choppy ka. Hindi kinaya ng GDP ng Pilipinas ang excitement. Iyon. How is it now? Okay na ba? Yan, okay na. Okay na ba? Can you, may pwedeng pa-thumbs up? Nadidinig na ako? Or can someone comment? Ayan, mas okay na daw? Yes, better. Yes, yun, bro. Pambihirang buhay. Bakit ako nag... Bakit ako nag-chubby in nag-jogging naman ako? Okay. Again, if I may recall for you guys, in 1997, the economy really suffered because of the Asian financial crisis. Okay? Bumagal po ng husto talaga. Sobrang sama ng ekonomiya that time. But in a couple of years, the economy bounced back. Umakyat siya. And very recently lang, 2007, because of the, sabi nga nila, subprime crisis sa US. Sabi nga, pagka daw suminga ang Amerika, magkakasipon ang buong mundo. Di ba? Ganun nangyari. So, nag-slow down lahat sa buong mundo, including the Philippines. But in a couple of years, halos we've been reaching all-time highs already. Now, it happened again. Third time. Pinapaalala ko lang sa iyo, noong 1997, wala kang ginawa. In 2007, wala ka pa rin ginawa. This is the third time. Ha? Ito naman, ibang usapan to. Ang sabi nila, pag suminga daw ang China, magka-COVID ang buong mundo. So talaga nangyari din naman tayo dito. Now, kung nangyari before na nagba-bounce back ang economy, meron na tayong basihan, malamang-lamang mangyayari ulit na ngayon. So this is our chance, Mr. Client, to alter the narrative of our investment story 2-3 years down the road. Binalikan po tayo sa estasyon. Kung hindi pa tayo sasakay, sayang. Di ba? Makiride na po tayo. Next, please. Ano ba nakalagay dyan? Maganda pong conversational piece po yan. Isang linya lang pero marami po tayo masasabi. Di po ba? Negative 4.2? Okay. Despite of that negative GDP, our country remains to be an investment-grade country. Fantastic word. Investment-grade. Ano yun? Nakakain ba yan? Di ba? Kung ang kausap ko, yung mga kaibigan ko sa palengke na binibilhan ko ng isda na nakita nyo, hindi ako maintindihan, ano ba yung credit rating na yan? Ano ba yung investment grade? Nakakain ba yan? Hindi lang makain yan. Okay, sasabihin ko sila, alam mo, ang mga bansa, ginigrade na parang hotel yan. Nakikita mo din sa may bayan, yung tawag dito, anong pangalan yung so clean, so good, anong kuan yan? Anong pangalan doon sa ano sa hotel na yon? Can you put in the chat kung anong pangalan nun? Yung ang kanilang tagline is so clean, so good. These are hotels na hindi masyado mataas. Mga two-star hotels lang sila, di ba? But, ang bansa, pag nag-radan ka na five-star hotel, maganda yan. Parang five-star hotel ka.
Remember, kung 5-star hotel yan, talaga expected mo na ang ganda-ganda nun. Ang mga bansa pag nagawa kang investment grade para kang 5-star hotel. And if you are a foreign visitor going to that place for the end time, kasi ay kaya ka, malamang-lamang you'll book yourself in a 5-star hotel. Same thing with investors. Pag nakita nila ang isang bansa investment grade, panatag ang loob niyan, papasok sa Pilipinas yan. Whether it is hot money na sinasabi nila, yung mabilis ang pumasok, mabilis ang lumabas, or FDI, foreign direct investment, yung talaga nagtatagal, gumagawa ng mga industries, then that becomes really a nice effect. That is because we are investment grade. Nakakaamoy sila ng kagandahan sa bansa natin. And we remain in that situation para tayong 5-star hotel. So dapat proud tayo dyan at palakpakin. Pinaghirapan po ng lahat ng mga administration na dumaan yan, okay, na pumasok tayo doon sa ano, sa status. In 2010, doon tayo ng grade status. And we maintain up to today. Okay? So again, efforts yan. Hindi because during the time of Aquino administration, siya lang ang gumawa. No, prior to that, may mga efforts para mangyari yan. And until today, harinawa, wag na tayo matanggal dyan. We remain an investment grade. Okay? Next. Inflation. Ano ba yung inflation na yan? Diba? Ang sabi na 4.5% last month, even last March. March, April, para sa 4.5%. Alam mo, inflation is, tawag dito eh, is a relative. Nilagay ko nga sa aking Facebook page, page ba ang tawag dito? Sa Facebook ko. The best way to beat the inflation is to afford it. Why? Yung 4.5% inflation is actually yung pagbaba o pagtaas ng presyo ng bilihin. Kung ang kinakain mo galunggong, ano pa, kangkong, nag-jeepney ka, headline inflation niya is 4.5%. Ganun lang po yan. At ramdam na ramdam ng taong bayan yan. Yung mga kapatid natin na hindi ganun pinalad sa buhay, ramdam niya yung pagtaas na yun. Ramdam ko ng 200 pesos po ang presyo ng kamatis. Ramdam na ramdam ko po kasi namamalangga po ako. Ramdam ko yung ganung klaseng presyuhan. Na ngayon, ang isang kilo ng kamatis is 15 pesos na lang from 200. So that is the inflation. Okay? But it's going to be different kapag pinag-usapan natin personal inflation. Ay sabi ko nga, hindi ka naman mahilig masyado sa galunggong. Kasi ang kinakain mo is probably lettuce, tomato, or maybe broccoli. Iba din po presyo nun. But you know why? Hindi ka nagko-complain? Because you can afford it. Do not expect that si Manny Villar, the richest man in this country, will complain, ang mahal naman ng presyo ng bigas, ang mahal naman ng isda. Hindi nga niya alam kung magkano ang presyo because he can afford it. Wala siyang pakialam kung magkano ang presyo niyan. Mr. Client, nasaan ka dyan? Ramdam mo ba o hindi? Kung ramdam mo at ang pera mo hindi kumikita better than the inflation, then might as well use it now. Mas may value pa siya ngayon kung gagamitin natin ngayon. Diba? In fact, that is the idea. Use it now. If your money, next slide please. Nasaan na ba ang pa natin dyan? Ang next slide. Okay. You have to believe that this country is still awesome in terms of their resources. 104.2 billion as of today, this morning, naging 107.2 billion na po siya. GIR is Gross International Reserve. It is like our emergency fund. This is good for 12 months of our imports. 12 months. So kayang-kaya natin. Kung pambayad sa utang, good for about 11 months of residual payments na kailangan natin. So hindi masasabi ng isang investor na, oh, walang pera ang Pilipinas. Meron. Bakit lumobo yan? Remember, nagpapangutang tayo ngayon ng pera? Ang pangungutang hindi masama. Kasama talaga sa ginagawa ng central bank yan. Ang mangutang at magpautang. Sila po kasi without the central bank acting or doing that activity of borrowing and lending, hindi din malalaman ng mga banko ang direction ng kanilang ng lending and borrowing activities. 104 billion, 107.2 billion right now. In other words, yan po ang reserve natin. Yan ang emergency fund ng Pilipinas. It's an amazing figure. It's going to hit 110 or 120 billion end of this year. That's the target of central bank. So malaki po siya. Again, at a glance, if you are a foreign player, nakita mo ba? Dahil pera na pinasa. Komportable ako, hindi ako natatakot yan.
So ibig sabihin magpapasok sila knowing na okay ang pera. Pag nangutang si Pilipinas, itong nakaraan lang nag-issue tayo ng Eurobond at kung ano-ano pang mga inutang natin sa labas, that adds up to our GIR. Kasi pag nangutang tayo, let's say 2 billion para gamitin sa Pilipinas, hindi naman dollar gagastosin sa Pilipinas eh. Madadagdag lang sa reserve natin yan, pero magpapakawala ang central bank ng equivalent money that corresponds to that amount of dollar getting into our system. Okay? That also affect other factors that we will be discussing moving forward. Next, please. OFW, isa sa ating mga bayani. Okay? Ang pinadala last year is $32.2 billion. Which is napakaganda kasi ang assumption nung una is mga negative 7 tayo. This 33.2 is actually negative 0.8% lang. Ang galing. Ang expectation last year is magne-negative 7. Hindi nangyari. Why? Kung ako ang tatay ng pamilya at OFW ako, ang pinapadala ko sa anak ko is $1,000. I will see to it na $1,000 pa din. Kasi yan po ang budget niya. Yan po ang katapatang pagmamahal ko. Wala na nga ako sa Pilipinas. Kababawasan ko pa. Hindi po pwede mangyari sa isang OFW yan. Mag-o-overtime ako para makapagpadala lang yan. You see? Kaya nga pag ang peso nag-strengthen, kung dati 50 pesos per dollar, yung $1,000 kong pinapadala, Mr. Client, is equivalent to is 50,000 pesos sa pamilya ko. Kasi yan ang budget nila. Eh kaso nag-47, naging 47,000 na lang yun ang pera nila. Kailangan kong dagdagan yun. So nagiging 1,100 na pinapadala ko para makoop yung budget na binibigay ko sa pamilya ko. Diba? Para naman makapag-mall pang mga anak ko. Okay? Sila yung pumupuno sa mga malls natin, nanonood ng sine, na may mila ng kung ano-ano. Kaya nga ang ating economy, tawag nila is a consumer-driven economy about 70 to 80%. Within the economy lang, nagbibilihan tayo, nagbabayaran tayo, lumalago because of that, because may pera. Party from OFW. And luckily, you guys can be considered an OFW right now. You don't have to go abroad to be an OFW. You are now an online Filipino worker. Palakpakan niyo yung mga sarili. Tayo mga advisors are OFWs. Di nyo lang nalalaman. Online Filipino workers po tayo. Next slide, please. Ayan. Ang baba po ng interest rate. Napakagandang tingnan sa dalawang aspeto. If you are the one borrowing, okay, at 1.024%, in this case, the government is willing to borrow for 3 months and they're also willing to pay you as public investor 1.024%. Happy ka? E di mag-deposito ka, happy ka pala eh. Mr. Client, yan po ang kinikita natin. Siyempre si banko, kailangan din kumita. Yung 3 months time deposit mo, huwag kang umasa 1.024. Malamang naman, 0.75 lang yan. Para naman kumita din sila. Diba? Para happy ka. Diba? Ganun ka baba. Pero malamang naman, in reality, hinahanap mo, nasa na yung dati mga 12%, wala na. Yung double yung money in 5 years, nawala na. Again, pasalamat tayo, nawala na. Yun ibig sabihin na malakas na ekonomiya natin. Kasi kung nandyan pa rin yan, ibig sabihin ang pangungutang napakataas, hirap na hirap ang nangungutang, kaya mataas pa rin ang kanyang binabayarang interest rate. Pag ikaw natataka na investment grade, nagiging mas matibay ka, mas mataas ang kumpiyansa, kaya ang interest rate, willing naman sila magpautang kahit mababa. Napansin mo kahit halimbawa Ayala, mag-issue ng bond, mangungutang ang Ayala. Nakapila pa, nagpapautang, excited, magpautang lang si Ayala. Kasi alam nila magbabayad yan, may pambayad yan. At willing sila kahit mas mababa interest rate. Lalo naman pag si Pilipinas ang nangutang, pila din oversubscribe ang tawag nila. Kahit ang liit na ng binabayaran na interest rate. Napakaganda. Sa makatuwid, ang mababang interest rate environment is conducive for borrowing. At pag nangutang ka na, ang purpose is for you to expand your business, Mr. Client, this is perfect time for you to expand. Because you can make use of other people's money at a cheaper cost. Ang baba na po ng binabayaran natin. Hindi na po Bombay ang kausap natin. Way back in 1990, ang average 91 T-bills was actually 32.1%. Ganon kataas. Ganon katindi ang inflation natin. Ganon katindi din ang cost of money. Ganon po kahirap ang Pilipinas na halos mangutang na tayo sa Bombay. Pautangan for 3 months, pwede ako magbayad ng 35%. Hindi na po mangyayari ngayon yan. So pasalamat tayo, Mr. Client, na ang ating pong kalakasan as economist nandyan. Natatamasa po natin yan. Pero ang masakit niyan kung ikaw ang nagpapautang. So ang balita na gustong sabihin sa atin ng Central Bank, huwag ka na kasi magpautang.
mangutang ka na lang at magnegosyo ka. Or is either gamitin mo na lang. Kasi pag gumagastos po para sa ekonomiya natin, okay, gumaganda po ito. Pag wala pong bumibili sa mga tindahan, pumapangit po ekonomiya natin. Di ba? Ngayon sa pandemic, para po tayong gulong na mayroong kalso sa ilalim. Hindi po umiikot. Kasi nga na-stagnate tayo, hindi umiikot. Hindi makapag-shopping si Ate Crazy. Di ba? Kahit excited na mag-shopping, sarado ang mall. Di ba? Si Ate Eva, hindi din makapag-shopping. Kasi nga, walang mall na pupuntahan. Come time na nag-open up na, natatanggal na yung kalso na yan, iikot na ulit tayo. Somebody has to take care of the economy. And the best way to do that is you use your money, spend it, and you are helping the economy. Ganon yun. Yung tindahan dyan sa kapitbahay nyo, o yung mall na paborito mong tindahan, sa loob ng mall, by the way, bibili mo sana yun. Yung alam mo, common na paborito natin ngayon, siguro yung mga Uniqlo, yung Mango, etc. Walang bumibili ngayon dun eh. Di ba? Pero once pinayagan ka na mamili dun, magre-resupply yan dahil may demand na uli. At dahil may demand na uli, o-order na naman sila. At yung pinag-orderan nila ng paninda nila, mag-mass production na uli. At because nag-mass production, kailangan nila mag-hire mas maraming tao na gagawa nun. So nag-create na siya ng employment. Yung dating wala na nang ginagawa, nagkaroon ng trabaho ngayon, kikita na siya. At may kita na yung mamang yun, may pambili na siya. So yun ang sinasabi na, that precipitate economic activities. Napakasarap tingnan na umiikot na lang yung gulong natin pag tinanggal na po yung ating, I'm excited because the moment yung bakuna talagang na-roll out na talaga ng todo-todo, iikot daw din ekonomiya natin. Next, please. Okay. Again, with a lot of dollars coming into our system, including OFW resources at lahat ng mga inutang natin and without so much spending for the US dollars, ang mangyayari po, lalakas po ang peso at nakikita natin nasa 47 level na po siya. Ngayon, kung naniniwala ka pa rin, Mr. Client, na sabi ng isang matandang mayaman na may-ari ng isang eroplano, na aabot tayo na sa 100 pesos per dollar, malamang wala ka ng kakampi ngayon. They have their own way of actually influencing the market by saying, alam mo, aakyat to eh. Kaya bibili ako para magsunuran kayo. Di ba? So that's more of speculative. Ngayon, yung reality is, we are not going to hit that high. Hanggang 47, hanggang 49, kasi nga, we have ample supply of it. Every time, papasok, halimbawa, para sabi ko, parang palengke, mahilig pa ako sa palengke. Napapansin ko, pag marami nagtitinda ng tilapia, nagiging mura tilapia. Sa makatuwid, kung marami nagtitinda ng dollar, remember, pag foreign player ka, papasok ka sa Pilipinas, you have to convert your dollars into peso to partake in our stock market or our bond market. So you will convert. Thereby, you are flooding the market with so much dollars, making the peso stronger. Bababa yung dollar against the peso. Kaya nagpo-47 siya. Ganun po yan. It's going to hurt the OFW somehow, pero masipag naman yan, mag-overtime yan. But it's going to be good for our importers. Mas mura na po. Kung dating ang ini-import mo worth $1 million, it will cost you 50 million pesos, abay 47 million na lang gagastosin mo ngayon sa $1 million mong importation because the conversion is mas pababa. Di ba? Mas pababa ang cost mo for procuring your materials for your production. Okay? So that's good news partly and good news for the economy. Next. So, expected naman yan. Coming from a negative and coming from so low economic activities, pag nag-bounce back yan, talagang tataas po ang earning capacity ng ating mga companies. And the reason why I'm sharing this with you, Mr. Client, is we cannot be left behind. Dapat ang kwentuhan natin pagdating ng panahon, sasabihin mo, ay nakaride ako ng pagtaas nun. Remember yung una kong sinare sa inyo? 1997, wala ka. 2007, wala ka pa din. This is your third chance. Binabalikan ka. I guarantee, okay, it's going to bounce back. Why? Bakit ganun ako confident na ba-bounce back yan? You, Mr. Clark, ito, conversation to na ginamit ko nung nag-talk ako sa isang Rotary Club in Pampanga. I was talking highly about the economy, talagang katulad nito, excited ako sa pinag-uusapan natin. Sabi sa akin, Mr. Morales, where are you getting that confidence that the economy is going to bounce back? Sabi ko, sir, before I answer your question, may I ask you just one question? O sige, yun.
Sabi ko sa kanya, "Sir, how long have you been in business?" "Well, I've been in business for 42 freaking years," sabi sa akin. Alam mo naman sa Rotary, di ba, medyo maangas na yun, mga members dyan, mga negosyante yan eh, di ba? Pero hindi tayo magpapatalo sa angas nila, hindi naman tayo nang aaway dun. Sabi ko, "Wow, sir, ang galing-galing nyo naman." Alam niyo, sir, kung mahinang klaseng negosyante kayo, hindi kayo tatagal na 2 linggo, sarado ka na. Ang problema, makagaling niyo po. Every year, you've been growing talagang tuloy-tuloy. Spontaneous yung action niyo. Exponential ang naging effect sa iyo pagdating sa growth. Kaya magharap tayo ngayon. Kung mahinang klase kayo, hindi tayo magharap ngayon. Baka hindi kayo nag-member sa Rotary, sabi ko sa kanya. At by the way, hindi po kayo mag-isa dyan. Ako as a simple person, just a plain Rogel Morales, I wanna grow also. I wanna beat my income last year. I wanna be better. My best. Yan naman sa chat box, baka pwede niyong sabihin sa akin if you wanna better your best. Gusto niyo bang matalo income niyo last year compared to today? Kaya ako sinishare sa inyo yan. Kaya sinasabi ko, Mr. Client, na hindi po kayo mag-isa, sir, na gusto mag-grow exponentially. Even the big companies, the top 30 companies in this country, we call that the index. Ayala, SMIC, PLDT, Globe, every one of them would want to grow. I don't know of any company na sasabihin nila, I want to be negative 30 next year, and after that, yung negative 10 naman ako. May ganun? Walang ganun. Everybody wants to grow. May planning session pa yan every year. Okay, we wanna grow 50%. Pag di na hit, sometimes 15%, but they're gonna grow. That is the reason why I am saying we are going to grow. And that strong recovery, about 39.7%, will probably happen even better. Mr. Client, yun po ang dahilan. Humuhugot po ako dahil sa inyo. Yun sinabi ko dun sa kliyente. Where I'm getting my confidence, I'm getting it from you, sir, because you're growing exponentially. So tahimik siya. That's the truth. Hindi tayo mag-isa sa nangangarap na mag-grow. And the reason why I'm spending time talking about this whole thing, this one pager, is really there is potential growth in the offing. There is a chance for us to change the narrative of our investment life only if we act today. Kung hindi, hintay na naman tayo na isa naman dilubyo na bumagsak sa Pilipinas para bumaba na naman at babalik tayo sa taas. Nangyari na many times. This is our chance. Next slide, please. Of course, ang mangyayari dito, ang mag-spearhead ng head ng ating pong growth is the spending from the government. The BBB thing, pag tinuloy-tuloy nila yan, ay talaga namang mag-accelerate ng ating growth. Again, just an example, kung may itatayong tulay, kakailanganin ng semento dyan. Kakailanganin ng bakal. Kakailanganin ng trabahador. Itong mga pangailangan nito will create, okay, the effect, the ripple effect in the economy. Kawing-kawing na oportunidad. Bibili ng semento, there'll be demand ng cement. Yung dating wala nang taong cement factory, nag-hire ng panibagong tao, okay, para magkaroon ng trabahador. Yung trabahador na dating tambay, ay magkakapera. Dating hindi bumili sa tindahan ng Red Horse, nakakabili na ngayon kasi may pera na. Yung paggawaan ng Red Horse, nagkaroon ng demand, so kailangan na naman kumuha ng mga trabahador. You know what I mean? Dikit-dikit ang net effect niyan. The revenue of the government will be bigger and the revenue will be used for nation building. Mr. Client, I'm not just urging you to grow on your own, your funds through us, but I'm also knocking at your heart to help in nation building, because once you spend your money in this kind of activity, you're not just growing your own fund, you are helping in nation building. Mahal natin si Pilipinas, di po ba? So yun ang konting katok natin sa dulo. Alright, that will be the last portion ng slide natin. Tama ba? Yun. I hope that kind of conversation, it may not be maaring hindi mag-fit sa personality mo, but you know, yung inspiration, the way I say it, sana mag-sink in sa atin at magamit natin doon sa pakipag-usap natin sa kliyente. Yun, so thank you for that reminder. So additional reminders lang din. Or what I have observed sa panunood at pakikinig kay Bro Rogel, not just today, but every day. Pero
Alam niyo, pag ang pakikinig kay Rogel, refreshing 'yan. Parang kahit narinig mo na, pag narinig mo ulit, parang bago sa pandinig din natin. Some points to consider when Rogel is delivering his presentations or answering yung mga ganong objections yung sa yung what we discussed during during sa laymanizing the insurance is observe his energy, laging positive, laging mataas, and of course na-mention na kanina, watch his tone, listen to his tone kung paano niya binabari yung kanyang vocalization. Also, observe na sa lahat ng pagsagot niya, pag-handle niya sa mga kliyente, never did he negate the client. He always says, I am excited, natutuwa ako sa inyo, I am in agreement with you. It's never about mali kayo, ito yung tama. It's for Rogel, it's always na I am on your side and I'm actually excited for you. And diba, very affirmative. Sabi nga ni Rogel kanina, bawal lang na isim dito ay pessimism. So he's very optimistic. And of course, let us ask the questions. Let's try to be current, like the vaccine, like the jet ski, and make use of our current technology. Like, totoo po yun, no? Nandun po ako sa ano eh, sa gitna ng paper proposal, si piniprint pa, tapos IPOS. And na-experience ko rin yun na parang pag hindi nagustuhan ni client yung dinala mong proposal, kailangan mong bumalik ng opisina para mag-print ng bago. But this time, because of IPOS, tungkol sa insurance age, na-handle na agad. Okay, so it's 11:30. Maybe what we can do is just handle yung, there are two questions that was hanging, and but if it's okay with you, you can stick around and then if you have additional questions. Bro, may question lang si Nicole kanina regarding presentations. So, ang question niya is this. Meron daw siyang na-encounter. Ang objection sa kanya is, meron na ako insurance. Ayaw ko nang mag-iwan ng masyadong malaki para sa mga anak ko. Okay na ako giving what they need lang. Yung mga wants nila, paghirapan nila. Paano kaya? Hello? Yes, bro. Ang gusto kong malaman muna bago natin ibigay ang ating sariling style kung magki-click o hindi, gusto kong malaman ano naging sagot niya doon. Nicole, maybe you can help us. Nicole, are you there? Opo. Wala po ako nasagot. Alang. Yeah. So, kung talaga yun, kailangan may masasabi din tayo. Kahit dapat doon, tulad ni sinasabi ni Bro Red kanina, you have to affirm the client na, at wala, meron na po kayo na ilaan para sa mga bata. Di ba? Kasi nga, again, nagawa niyo na po yung para sa mga anak niyo. Nagawa niyo rin po yung, again, yung tulad ni sinabi ko nina, may tatlo na kayong bahay, may ganito na kayo. Sir, may ano kung ano po ang gusto niyo. Kasi doon lulutang, magsasalita yan kung ano pang, ang gusto ko lang naman ganito, ganyan, ganyan. Di ba? So, doon sa conversation, lilitaw at tilitaw ang chance for you to get into the picture. Kasi may stagnate ka na, talagang hihinto ko na, ayoko na, ganyan. Hindi naman, pwedeng ganun lang, di ba? Mabuti na lang, pinayagan mo lang sabihin sa'yo dahil online lang kayo. Can you imagine kung binisita mo pa sa, kung yan, sa Tarlac? Tapos ganun isasagot sa'yo? Luhaan kang babalik, ganun-ganun lang. So ang advantage mo today is online lang, pwede mong okay, bye. Hindi natin pwedeng gawin yan kung talagang activities natin, pupunta pa tayo dun. Di ba? Hintay papayag. So we dig deeper why ganun ang naging sagot niya. In other words, we have to prove more. Walang specific word that can convince right away the client hanggat hindi natin nalalaman kung ano ang nasa puso niya, anong gusto niya. Di ba? Mayroon ako nailaan sa ano, sa mga anak ko may I know, sir, kung anong company, for example, is that an insurance? For all you know, hindi rin insurance. Maaring ang ginawa nila is nandun lang sa banko. Di ba? In this case, Nicole, insurance bang kinuha para sa mga anak? Opo, marami na po siyang insurance. Lamang marami na, mga dalawa na yun. Kasi more than one is many. So that means we have to prove more. Sometimes, ang dahil ko na
insurance, pag tinanong mo, may 100,000. Pag mayaman masyado, probably hindi ibibigay detalye kung ano binili. In fact, kaya nga ano yan eh. Kaya nga objection niya yan eh, para mawala ka lang eh. Di ba? So ang kailangan natin gawin is yung tanong na, sir, sa totoo lang, iilan lang po naman ang nakikita. Kaya nga ang penetration rate ng industry namin is less than 2%. Iilan po ang katulad ninyo na talagang naniniwala sa insurance at nagka-trust sa insurance companies, and I'm really proud of you. Because, so, I know kung anong klaseng product nakuha niya before. Oh. Ano yun kasi yung kuhan daw yun? Yung monetary na pag kuhan, pwede kong kuhanin. So that, makakahanap ka na naman ng option na, sir, would you think ganito, ganyan, ganyan? Pwede ka mag-offer ng iba. Hindi po pwedeng isa lang. Kasi kung siya may isa, kahit pa sabihin lima yan, tapos may mga anak na pinag-uusapan, remember that every client, minimum or an average pala, mga pito. May kliyente nga ako, more than 20 ng policies. Eh. Di ba? So, proving is more important. Kailangan natin makadikit palalo sa puso ng kliyente. Alamin natin ano meron. Pero, in a manner na hindi tayo nag-intrude sa kanyang, you know, very sensitive na privacy. May ganyan. Eh. Gusto ka lang iwasan. I assume that itong kausap mo, tatay probably ng isang kaibigan mo, Nicole, or nanay? Actually, boss ko siya dati sa court, sa bank. So, ganun. So, gusto niyang makita muna, indirectly, gusto niyang makitang seryoso ka sa ginagawa mo, na magtatagal ka, huwag mong damdamin yan kung hindi siya nakuklose pa. Gusto lang niya makita na talagang, unang-una, ganun naman talaga ang mindset sa employment eh. Hindi basta-basta maniniwala sa atin ang boss natin. Sa workforce, ganun yun eh. Kaya ka nga, nasa baba lang niya eh. Sorry, but that is in, I'm not generalizing yan. Pero pag nakita niya na umaalagwa ka, lumilipad ka, one day, itreat mo siya. Sir or ma'am, just giving back yung utang na loob ko sa training ko because I was under you before. And dahil kong learnings, I want to treat you to a coffee. At baka meron po akong makuha pang information or aral galing sa inyo because I'm using lahat ng natutunan ko galing sa inyo. Hindi ka nambobola, pero nambobola ka. Sa totoo lang ganun. Lalo pa kung malalaking kliyente, hindi mo kukuha sa isang upuan basta-basta. See? So that's, kung ako ang nasa katayuan mo, ganun ang gagawin ko, Nicole. Okay po. Thank you po. Okay. Thank you for that very wonderful answer. Yeah. And so if we are able to encounter something similar, I hope that you learned from Rogel. Just one last question from Ms. Gigi. Meron siyang experience na katulad nung isang scenario natin. Ang sabi daw sa kanya, mas malaki ang nakukuha ko sa return sa investments na ko. So doon ko na lang ilalagay kaysa sa insurance. Kasi yan naman, hindi ka rin naman sure sa VUL. Dependent pa rin sa market. Pero at least yung hawak ko, I can control. Wow. I'm glad na may ganung options kayo nakita. Ma'am, no? Ang ganda ng nakuha mo. I hope you can share with me yung ganung idea, no? Kung saan kayo naglagay. Kasi for sure, some of my clients would want to benefit from it. Yung mga kliyente ko din kasi, may ganyan din na iba. Pero they still talk to me and got some plans from me. Kasi kung pag-uusapan yung return, not for bragging or anything, the biggest return na makukuha mo is insurance. Hindi nga lang para sa iyo. Kasi may mga pera naman tayo, hindi para lang sa atin, para sa pamilya natin. Imagine, I wanna give an example. I have a client na ang inilagay niya lang is like 47,000. 47,000. Way back in 2012. Pero, ang usapan niyan, si Phil Amalai is ready to give 8.5 million sa pamilya niya if something happens. What a return, no? From 4,000, 47,000, 8.5 million. Nag-gamble po yung kliyente na yon at ipinasok sa Phil Amalai yung pera na yon doon sa product namin.
At yun nga, sa hindi inaasahan, in 2013, I received a call. Less than 1 year. Kasi maniningil nga sana ko ng second year niya. Nasa Singapore ako when I received the call. That was September 5. Eh, ang kanyang due date, September 7. Kaso nga pala, kaya tumatawag niyang kanyang secretary, eh, may nangyari sa kanya. Ayaw natin mangyari sa mga kliyente lahat yan. Pero nangyari nga, because nobody can, sabi nga nila, there are only two possibilities that we will go out in this world. We either die before the age of 65 or after age 65. So we will always have the chance. That is, and this happened sa kausap ko sa kliyente ko in less than a year. Di pa kami nakakasingil ng second year. Film Life has to issue 8.5 million already. This is a true story. If you're talking about return, this is an amazing return, 47,000 against 8.5. But then again, this is the type of investment that is not for you. Yung pinaglalagay niyo po ng pera is an investment na for you. You are in control. You can withdraw. You can top up. You can add more. You can, you know, you can do anything. You are in control. This one is something beyond us, beyond our control. Okay, so we have an investment that's for you, and we have an investment for something beyond our control. Thank you, bro. Are there any other questions? Maybe we have room for one last question. But if there is none, hihingan ko na lang ng final message for us, si